aking anak sa kasong rape. Di tayang hatol sa kanya. Kailangan maiali siya sa provincial jail bago may lipat sa munting lupa. Retirado na ako sa mga ganyan. Pero may tao akong maaasahan. 5 milyon. May sasagawa ang gusto mong mangyari. Wala palaking halaga sa mga magulang nyo. Naglalakyan ang mga gusali na sa Maynila. Tumatawad pa. Alam mo, Katerio, huwag na tayong magpakahirap. Irigalo na lang natin yung mga ulo ng mga yan. Thank you.
Giniginap ko. Giniginap ko. Wala na akong paramdaman. Alam mo, Teroy? Oh. Itong mga sundalo nito, nag-aksaya. Nag-aksaya ng bala, nag-aksaya ng oras, nalagasan pa. Major, isa dalawang linggo lang, laya na kami, di ba? Oo. Parang ganun ba? Ito, walang laya. I'm sorry, Major Medrano. As your immediate superior, obligado kong ipatupad agad ang desisyon ng Regional Directorate. You are now on preventive suspension habang iniimbestigahan ang summary execution na isinampa laban sa iyo. For the meantime, nasa floating status ka. But be sure to report weekly to General Headquarters for further development. I'll see you in faculty meetings. Okay, I'll be there. Thank you, ma'am. Thank you also. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano po yun? Gusto kong malaman mo na nandito ang itay mo sa Maynila. At pansamantala na muna siyang tumutuloy doon sa kapatid niya. Yung tsuraman mo. Yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano importante. Hindi na kayo nasanay doon. Sigurado ako, may nangyari na naman dun sa destino niya. Kaya yun, nakala lang umuwi. Ganun naman siya palagi, di ba? Ikaw naman. Kung magkagayon man eh, at least hindi niya nakakaligta ang makipagkita sa'yo. Schedule visits, tita. Dalawa o tatlong beses yata sa isang taon. E sa 10 taong pagkakahiwalay namin, kahit kailan, hindi ko naramdaman na nanabik siya sa'kin eh. At alam ko na paminsan-minsan lang din niya dalawin yung puntod ng kapatid niyo, ng inay. Wala namang importante sa kanya kundi trabaho niya eh. Kinukondisyon mo kasi ang isip mo sa ganun. Bakit hindi mo pahalagahan na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan mo? Sawang-sawa na ako, tita. Dati basta may padala siya sa akin, oo, tuwan-tuwa ako. Pero habang lumalaki ako at nagkakaisip, doon ko natututunan na hindi lang pala material na bagay ang kailangan ko. Hindi pala sapat na siya ay nagpapaaral sa akin at nagbibigay lahat ng luho sa buhay ko. Ang hinahanap ko, yung physical na kabuuan niya, bilang ama ko. Masyado siyang maramot eh. And even worst, tita, he deprived me of my right to carry his name. May sarili siyang mundo at hindi ako kasama doon. Wala akong ama, tita. Wala. Marissa, huwag kang magsalita ng ganyan. Look, ano pa man ang mangyari, itay mo pa rin siya.
Kailangan mo siyang respetuhin. Respeto? Paano ko re-respetuhin yung taong hindi ko kilala? I'm sorry, tita, pero hindi ko talaga mapipilit ang sarili kong pakihirapan siya. Kung maaari, ayoko na siya makita. Mauna na ako sa karinderya. Oh, sige. Ruben, dito ka maghahapunan, ha? Ay, sigurado yan. Esther, maya-maya lamang, sunod na ako ron. O, oh, sige. Wala talagang kapaguran si Ate Esther. Hanggang ngayon, masyadong maasikaso sa negosyo ninyo. Alam mo naman yan, talagang masikap. Kaya lamang, alam mo, Ruben, nakakalungkot. Magmula na matapos ang termino ko at mapalitan ako, malaking pagbabago na nangyari. Nasira ang lahat ng pag-uunlad na sinimulan ko rito. Naging magulo na. Dumami ang mga abusado at siraulo na wala na nakatiwasayan. Kaya kung minsan tuloy ako eh, nagdadala na ako ng gamit. Ruben, Ruben, aliga. Kita mo yung dalawang yon, nag-uusap. Yun ang kagorna ng dilaw, yun ang Chairman Lucero. Yun ang pumalit sa akin. Yun ang dahilan ng kaguluhan dito. Yung kausap niya, yung naka-jacket, naka-shades, ang alap ng marami rito, pusher yan. Yan ang dahilan kung bakit ang dami-dami ng adik dito, lalo na sa kabataan. Gandang araw ho, Chairman. Ay. Hindi ko nga malakang paano matitigil yan. Chairman. Alam mo naman ang batas, hanggat walang mabigat na pruweba at ebidensya, hindi pwedeng tuluyan ang mga yan. Maris nga kayo dyan! Pag-iisang buwan na, hindi ka pa nagbibigay! Isa pa yung grupong yan. Mga dayo. Walang ginawa dito yan, kundi dilihensya ng mga tindahan dito. Yan ba gusto mo? Ruben, saan ka pupunta? Dito lang. Sino ba pinagmamalaki mo sa akin, ha? Eh, wala. Eh, puro pautang naman kasi. Ang hirap-hirap maningil. Wala akong pakialam sa mga pautang mo. Ang kailangan ko yung obligasyon mo, bigay mo sa akin. Eh, hindi ko naman nakakalimutan yun. Ayun pala eh. Ibigay mo na. Tamaan ka sa akin eh. Bilisan mo. 70 pesos lang. Gipit na nga eh. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Nagpapasalamat ako at maraming sumusuporta sa outreach program ng simbahan. Alam mo, Ruben, kuwentuhan ako dyan sa mga batang yan. Sa tuwing magsisimba ako pag Linggo, ang titinis ng boses habang kumakanta sa misa. Tama ba yung narinig ko, Manong? Nagsisimba ka ngayon? Oo naman. Bakit? Inobliga ko lang talaga, Kuya Ruben. E tatlong bloke lang naman ang layo nitong simbahan doon sa lugar nila eh. Hindi pa siya magkusa. Kaya nga pag nagmimisa ako, eh siya laging hinahanap ko. Pero sa totoo lang, Bunso, mas gusto ko pag hindi ikaw nagmimisa eh. Kasi pagka ikaw, nasisira ang concentration ko. Naalala ko kasi nung maliliit pa tayo eh. Ikaw ang pinakasalba eh. Ikaw ang pinakabasagulero. Ikaw ang pinakabopol. Naalala ko tuloy ang itay at tinay. Sumasakit ang ulo dahil sa iyo, Bunso. Tapos siya pa ngayon naging pare. Ganun talaga ang buhay eh. Kadalasan, ang nagiging simula ay iba sa nagiging katapusan. Depende lang sa hamon na dumarating. Katulad ko. Sa lagi kong paghahanap ng makakasiya sa akin,
Doon ko natagpuan ang Diyos sa buhay ko. Sa bagay na yan, saludo kami sa iyo, bunso. Siya nga pala, kuya. Madalas na tumutulong sa outreach si Mariel at si Marisa. Nagdadala naman donasyon. Nadala mo rin anak mo. Naipaalala ko na nga sa kanya yun eh. Tumetsempo lang ako. Eh, huwag mo nang patagalin. At isa pa, kuya, paminsan-minsan, dito ka tumuloy sa akin. Huwag naman lagi dito kay Lamano. Huwag mo lang pagmimisahin. Baka kung ano ay sermon. Aling Remy, si Marisa ang tagal naman. Pakitawag naman po. Marisa! Halika na. Let's go. Okay. Come, I'll open the door for you. Ruben? Mariel. Nakakainis naman to si Tito, oh. Pumayag na nga akong maging alalay. Masyado pang nagmamadali. Hector, siya nga pala siya ang... Siya si Major Ruben Medrano ng Army. Kaibigan ng pamilya mang Hector. Ruben. Well, in that case, I'm pleased to meet you, Major. Ganon din ako, Hector. Tumuloy ka kaya muna, Ruben. Tita, di ba magdi-dinner pa tayo? Tsaka baka mali tayo sa last photo show, eh. Bakit di na lang natin sama si Major? Why don't you join us for dinner? Nga naman, Ruben. Why not? Sa ibang araw nilang babalik na lang ako. Lika na, tita. Baka mahuli na tayo, eh. Okay. Nice meeting you again, Major. Sige. Matagal ka na yatang hindi napunta rito, ah. Busy, malami trabaho. Sakaling kailanganin mo ako, nandun lang ako sa VIP room. Oh, sige. Sige, nandun lang ako. Okay. Buti nakontak ka kagad. Antagal na lang problema ko. Halos hindi na ako tulog. Sige na, Mr. Chen. Huwag na rin pagtagalin ito. Ilatag mo na ang ilalapit mo sa akin. Ito taong sinasabi ko. Ito taong gusto ko maligpit. Matalas magtina, tuwing Martes, sa Chinatown, sa PPL restaurant. Itong tao, bibigay sa akin sakit ulo. Higpit na competition sa business. At saka, meron... Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Basta ang taong ito, ang negosyo natin. Hindi chong at sun. Oh, this is hindi ka pa. Oh, ka pa.
Sige, 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 sige. Tal sa akin okay na, na sa'yo ang imbitasyon. Aking punta dyan. Siya gusto ni Galo eh. Ha, ha, ha. Ariel. Ruben, inaabangan talaga kita rito. Alam ko naman na tuwing nandito ka sa Maynila, dumadaan ka talaga sa puntod ng ate. Patunay nga ang mga bulaklak na ito. Nag-iisa ka lang ba? May educational field trip si Marisa, kaya hindi ko siya nakasama. Ruben, pasensya na nga pala nung isang gabi, ah. Dahil sa lakad namin, hindi tuloy kayo nakapag-usap na mag-ama. Ako nagkamali doon eh. Hindi man lamang ako nakapagpasabi na darating ako. Hanggang kailan ka ba rito sa Maynila? Hindi ko masabi. Inihintay ko pa ang desisyon nila doon sa imbestigasyon. Eh, yun naman pala eh. Kailan ka ba pwedeng pumasyal sa bahay? Ang totoo niyan, Mariel, natatakot akong harapin si Marisa dahil sa mga pagkukulang ko sa kanya. Ruben, anak mo siya, hindi ka dapat matakot. Alam mo namang natural lang yun sa mga kabataan. Lalambot din yun. Pero alam ko hanggang ngayon nagugunita pa niya ang nangyari sa iyong kapatid.
Kaya ako minsan eh, hindi ako makatingin sa'yo ng harapan. Dahil natitiyak ko na ang balang pumatay sa iyong kapatid ay ukol para sa akin. Ruben, walang may kagustuhan sa mga nangyari. At ang lahat ng iyon ay pinaliwanag ko ng mabuti kay Marisa. Pero ang gumugulo sa aking isipan, kung sino may kagagawa nun. Lumipas man ang panahon, lulutang din ang katotohanan. Mariel, malaking abala na ang nagagawa namin sa'yo. Pati tuloy ikaw, naiipit sa aming mag-ama. Hindi ako ibang tao. Sa maraming taon na pagsasama namin ni Marisa, tinuring ko na siyang anak. Mahal ko si Marisa. Sana matumbasan ko ang lahat na nagawa mo para sa amin. Bakit? Naalala ko, marami pa pala akong test papers na kailangan i-correct. Mauna na ako, ah. Isa-isa lang. Baka magdoble yung iba dyan, ha? Oh. Ay, good morning, Father. Morning. Oh, morning. Yan. Share good morning, sa Father. Iba, ang ganda naman ng homily ninyo kanina. Ay, salamat. Ah, dito daw. Salamat nga pala. Ang dami yung dala. Mahusay magsolicit yan si Marisa. Buong college niyan, piniar niya eh. Work of mercy naman kasi, kaya ang dami nagbigay. Balita ko, Father, maraming NGO na tumutulong sa inyo. Oo, meron. Ay, upo tayo. Actually, hindi lang mga NGO. May alok sa mga government agencies. Kaya lang, dinadaan ko muna sa tamang proseso. Chong, tanggapin nyo na. Dagdag suporta rin yun eh. Sabagay. Ay, tikman nyo muna tong tsokolate na gawa ni Manang. Special yan. Sige po, Father. Ay, siya ka pala, Marisa. Nadalo ka naman ng tatay mo? Minsan ho. Pero wrong timing eh, paalis ho kasi kami. Ay nako, Father. Dating gawi, malamig pa sa nga lang malamig ang ginagawa niyang pakikiharap sa tatay niya. Napagsabihan ko nga uli yan eh. Alam mo, Marisa, ang dapat sa inyo ng tatay mo eh. Mag-usap kayo. Puso sa puso. Hindi sa kinakampihan ko yung kapatid ko, pero alam ko lagi siyang nakahanda sa ganung paraan. Naisip ko na rin ho yun, Chong. Kaya lang, sa tuwing makikita ko ho siya, parang gusto kong isa-isahin yung mga pagkukulang niya sa akin eh. Para hindi na lang umabot sa ganun, gumagawa na lang ho ako ng paraan para umiwas sa kanya. Dahil nagpapatalo ka sa galit sa yung dibdib. Eh, pagdala-dala mo yan, mahihirapan ka nang mabigyan ng pagkakataon ng iyong ama. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Hilingin mo sa kanya na gabayan ka sa tamang pakikitungo mo sa iyong ama. Nananalig akong ipagkakalob niya yan sa'yo. Di ba may kasabihan tayo? Iisa lang ang ating ina. Pero dapat natin tandaan, iisa lang ang ating ama. O siguro naman, Marisa, naliwanagan ka sa sinabi sa'yo ni Father. Maganda niyan, tayo na lang mismo dumalaw sa kanya. Nang makapag-ayos kayong dalawa, di ba? Bigyan niyo lang po siguro ako ng oras, tita, para makapag-decide. I need courage to face him. Marisa, walang masama sa pagpapakumbaba. Katulad na ginawa ng Panginoon natin, na patuloy nagpakababa sa kabila ng ginawang makakasalanan sa kanya. Hayaan niyo, Father. Ako na mismong mangangako sa inyo. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya nadadala sa tatay niya. O ikaw naman, Mariel. Alam na ba ng kapatid ko ang damdamin mo sa kanya? O Father naman, bakit naman sa akin nabaling yung pagtatanong ninyo? Eh, itong si Marisa ang pinag-uusapan natin eh.
Rubel. Rubel, mabuti naman umabot sa'yo, pasabi ko. O, kamusta, matadero? Balita ko at senso ka na. Isa ka ng katiwala. Swerte lang, pero marami pa rin problema. Nang mabalitaan kong dumating ka nung isang linggo, nagbaka sakali akong matulungan mo ko ngayon. Maaari ba ang hindi sa mga tulong na ginawa mo sa akin noong araw? Ano ba ang problema? Bakit dito lang? Ha? Eh, yan lang ho ang kita ko ngayon eh. Hoy, ha? At susunod, ha? Kukumplitoin mo. Oo. Andaan mo yan. Opo. Hindi ba ikaw yung barangay chairman ng San Jose? Oo, ako nga. Bakit? Kabayanan ito. Hindi mo ito sakop. Anong ginagawa mo rito? Teka, ba't ka ba nag-i? Yan ang kapatid ni chairman. Major yan. Ah! Ikaw pala yung major, ha? Wag. Baka hindi mo matapos yung 4 na taon mo. Alam mo, hindi bagay siya yung barangay chairman. Ang bagay sa'yo, kasama ka ng mga pulis na kumukutong. Akala ko ba, ang mga sundalo'y lumalaban ng parehas? Ruben, anong gagawin ko rito? Oh, pag nadihado ako, pagbabarilin mo mga ito. Madadala ng taong yan. Hindi lang naman yan ang problema sa taong yan. Ha? Bakit? Ang hayop na yan, alam ang mga droga. At alam din niya kung saan ang pugad ng mga pusher. Tita Mariel, kailan po ba talaga kayo magkakatuluyan ni Mang Hector? Bakit? Sino ba nagsabi sa inyong magkakatuluyan kami? Tita naman, ano pa bang hahanapin mo doon? Professional katulad mo, tapos meron pa siyang sariling engineering company. Sagutin mo na kaya. Oo nga naman, Mariel, bagay na bagay kayo eh. Isa ka pa, Aling Remy, ha? Marisa, lahat ng bagay pinag-aaralan. Eh kung yung itay mo nga eh, bago siya pinakasalan ng inay mo, matagal bago siya sinagot ng kapatid ko. Eh tita, diba matagal na naman naniligaw si Mang Hector? Tsaka matyaga naman siya. Napaka-gentleman pa. Naku! Napapansin mo ang pagka-gentleman ng iba. Pero yung inaasal mo sa itay mo kagabi, hindi mo napapansin. Tingnan mo naman, ha? Dinalaw ka na nga kagabi. Ni hindi mo man lang pinakiharapan ng maayos. Ni hindi mo man lang pinakilalang tatay mo. Here we go again. Ba't ba nasama na naman sa usapan natin yan? Kasi, alam ko na kahit na hindi niya sabihin, na hurt siya. Isipin mo naman, ni hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon. Tita, are you still in love with my father? Ay! Nadula sa kamay ko eh.
Yes, Marisa. I still am. Nakuhan, mabuti dumating ka na. Kanina pa naghihintay sa yung kumpare mo. Andiyan sa loob. Kumpare? Yung bang taga Hagunoy? Abay, matay ko bang isipin? Wala akong kumpare sa Hagunoy. Ikaw talaga, oo. Kanina pa siya dyan, nakakahiya na. Mabuti na lang ka mo, nalilibang sa pakikipagkwentuhan dun sa mga anak mo. Naikwento ko nga yung ginawa sa'yo ng bagong salta. Alalang-alala nga siya sa'yo eh. Love, wala talaga akong alam na kumpare sa Hagunoy. Ay naku, halika na. Kanina pa naghihintay yun sa'yo eh. Nakakahiya na. Pagbalik niya dito, magbiling ka ng ube tsaka pastillas, oo, ha? Ayan siya, oh. O, pare. Oh, bakit? Ah, kasi mare, ngayon lang kami nagkita. Di ba, pare? Oo, pare. Ngayon lang kami nagkita niya. Umakyat na kayo. Sige na, mag-aral na kayo doon, ha? Huwag pagkatapos matulog. Baka may sabihin pa si pare. Kailangan madilig nyo. Naku, ikaw naman, oh. Ngayon lang kayo nagkita. Sasali pa ako. Sige na, akyat na kayo. Akyat. Sandali lang. Si pare talagang matuwa sa bata yan. Hindi ba, pare? Na, hindi ha? Na. Gabi na, matutulog na ito. Sige na. Pare, ha? Mauna na sige, kami. Sige, sige, akyat na. Sige na. Matulog na kayo, ha? Sige. O, Rosel, assignment mo, ha? Baka hindi ka patapos. Tapos na po. Maupo ka. Pare. Ha? Oo, pare. Nababakas ko na mayroon kang magandang pamilya. Pero nasisiguro kong hindi nila alam yung kalokohang ginagawa mo. Hindi ka ba nanghihinayang na maaaring mawala ka sa kanila? Medyo naipit lang po ako eh. Kung hindi ko naman po sila pagbibigyan, baka naman pumapahamak ang pamilya ko. Kaya magbitiw ka na sa pinasukan mong yan. Matunog na matunog, hindi lang sa barangay na ito. Na yung pusher na kasama mo, may inaalaga ang pugad. At isa pa, magbitiw ka na rin bilang chairman. Mawala ka ng parang bula. Ha? Ngayon, nasaan yung pugad na yun? Magandang hapon, no, Aling Betty. Aba, mabata kayo ngayon, ah. Tsaka gumaganda. Aba, siyempre. Pagtindera, dapat maganda. Kaya pala, eh. Mautang naman ng tatlong sardinas. Sardinas? Sibuyas at tsaka bawang. Ah, ito. Samahan nyo na rin noon ng isang gin. Tsaka ako ng isang shampoo. Ah, shampoo. Ito. Oh, sige. Rico. Aga, pinipisip mo yung tindahan. Utang ka na utang. Utangin ko kayo ang buhay mo, ha? Ang butete. Alam niyo na gagawin niyo, ha? Kayong mga nagtitinda sa pagkita, pag umulan, huwag kayong sisilong. Kasi mas malakas ang benta noon. May awa ang dating. O kayo naman, pag tumawad ng kote sa basahan, bigyan niyo na. O ano, yung saklay mo, ha? Saan yung saklay mo? Andun po. O kunin mo na. Tsaka yung, sabi ko sa'yo, pasasagasa mo lang yung ano eh, yung chinelas mo. Ang laki ng lugi ko sa inyo. Alam niyo na ang dating, ha? Kailangan mo kang gutom para maawa sa inyong mga ta. Ayun, o. Ruben! Dong. Sige, lumakad na kayo. Tanghali na. Okay, tatlo, ha? Doon sa dating lugar. Alam niyo na eh. Sige na. Opo, tara. Bilis! Ikaw naman, ngayon pa lang. Umakating ka na. Para ano, ha? Ruben! My friend! Balita ko, major ka na. Ang lakas ng ogong eh. Mabuti, hindi ka naligaw dito sa subdivision ko. Kita mo, dumami tenants, ha? Kamusta ka na, Dong? Eto, tatay na. Nanay pa, napag-iwanan na naman. Kamusta naman yung dati mong negosyo? Naku. Tinigil ko yung pagbabakal. Semi-legal na ako ngayon. Dahil mainit eh. Ikaw naman, anong sadya mo? May kailangan sana akong gamit eh. Pag ganyan lapit mo sa akin, medyo kinakabahan ako eh. Parang may mababasa na naman ako dyan do. Pero ano eh, may nakatabi ako dyan na ilan lang, maigli nga lang, kailangan mo. Oh, Marisa. Manu ho, Chong. Oh, tuloy. Tuloy kayo. Ang itay ho ba nandyan? Wala pa siya. Hindi pa dumarating. Baka nagpunta sa Tito Roland mo. Nanggaling na ho kami doon. Wala rin ho siya ron.
Ah, ganun ba? Asya, pasok. Pasok muna kayo. Hintayin mo na siya at baka darating ngayon. Hindi na ho. Babalik na lang po ako. O, sige. Marisa? Tuloy na ho ako. Sakto, sol tayo dyan, ha? Baka mabitin lang tayo. Pasok tayo! Ano lang pasok? Yung medyo nandyan! Yung dumari kay Chairman Lucero! Ha! Ben! Sige, itabi na mga ito! Sige, ligpit yun eh! Thank you.
talaga? At saka bakit mo kami pinangihimasukan? Ano ba atraso namin sa'yo? Hindi ka naman namin kaano-ano ah! Ang mga biktima nyo, hindi rin nyo kaano-ano. Father, mukhang laging binubugbog ang batang ito eh. Bukod sa mga latay niya sa katawan, bakas pa rin yung mga dating sugat niya. Ang lupit naman ng may gawa nito. Bukas manang, alamin mo sa bata mismo kung ano talagang nangyari sa kanya. Opo. Kung kailangan kupkupin natin siya dito sa center, ayusin natin. Mabuti na rin siguro, pablatter natin sa pulis ang tungkol diyan. May ba ako, kuya? Paano ka nagawi sa lugar na yun? Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan, bunso. Papahinga lang ako. Ano pa? Sir, isang araw bago nadali si na Alex, nakainkwentro ng grupo niya ang taong ito. Tinakot daw at pinagugulpi. At tiniyak ni chairman na siguradong ang taong yon ang lumigpit kina Alex. Paano naman niya nasisiguro? Kilala ba niya ang taong yon? Kapatid ng dating chairman sa lugar nila. Si Medrano, sir. At yung kapatid, bagong salta. Militar daw. At suspendido yata. Anong buong pangalan? Ruben Medrano, sir. Yun ngang chairman eh. Nag-alsabalutan. Kasama ang pamilya. Dahil siguro sa takot. Boss, mukhang importante-importante yung pag-uusapan natin ngayon. Oo. Pero hindi ko na pwedeng pagtagalin pa ito. Ngayon nalaman ko nang narito na siya. Sir? Sino yun? Isang taong naging malupit dahil sa kagagawan ko. Kapitan siya noon, pero isa na siyang major ngayon. Boss? Major Medrano. Hindi kaya ang taong niya ng nabansagang Medrano ng Norte? Siya yun. Paano kayo nagtatagpo? Magkaibang tuloy ang dinadaanan niyo. May 10 taon na ngayon ang nakakaraan. May raid na pinangunahan ng dating kapitan na yon na nakasagasa sa operasyon ng isang negosyante. Dahil doon, naapektuhan ng gusto ang hawak nitong negosyo. Marami na ang hindi nagtiwala dito. Bumagsak ang negosyo. Dahil doon, nagpakamatay ang kapatid ng negosyante. Nilapitan ako at inupahan ang negosyante para iligpit si Medrano. Maingat kong pinag-aralan ang bawat galaw ng taong iyon.
dahil hindi madali ang pumatay ng isang militar. Pero sa nakakasilaw na presyong ibinulsa sa akin, dapat ko lang isa gawa. Hanggang sa isang gabi, ay natiyempohan ko si Medrano, kasama ang kanyang pamilya. Masasabing isang pangkaraniwang gabi lang yun. Maganda ang panahon. Tamang-tama sa binabala ko. Pero... sa hindi inaasahang pangyayari, napatay ko ang asawa niya. Kaya, habang buhay ang taong yun, palagi siyang magiging banta sa akin. Kaya, ikaw na ang tumapos. Carlos, masyado yatang malalim pinag-usapan niya. May pinaliligpit sa akin. Kapwa ko, Teodor. Mag-utos ka lang. Lakad ko mag-isa to. Kakailanganin ko lang kayo. Sa paamoy-amoy, kung saan-saan siya naglalagay. Bago ko sana siya patayin. Gusto ko sana makausap ng harapan. Respeto! Tirador sa kapwa, tirador. Ay, nako. Ewan ko ba sa'yo? Alam mo, John, masyado kang nervyosa. Bakit basta-basta mo na lamang binigay yung bata? Hindi mo ba alam pananagutan natin yun? Eh, anong magagawa ko, Manang? Mapilit yung ama-amahan niya. May mga pulis pa nga nagpapatunay. Tama na, tama na. Huwag na kayo magtalo. Eh, kasi Father, dapat man lang sana pinaalam niya sa inyo. Eh, Father, nasa misa kayo. Busy kayo kanina. O, sige na, sige na. Naalala ko lang yung bata eh. Yun na nga, Father eh. Yung itsura nung kumuha, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Oo nga, Father. Ang pangit talaga ng tao. Takot na takot nga po si Jack. Ayaw niya nga pong sumama. Bakit, Bunso? Kuy Ruben, yung batang dinala mo dito si Jack, may kumuha daw eh. Saan daw dinala? Hindi ho namin alam eh. Pero ang pagkakaalam ko, yung mga pulis na kasama, taga-presinto dos daw. Ang pangit talaga ng taong kumuha, di ba, no? Matigas talaga ang ulo mo! Hindi ka ba na magdanda? Hindi ba sinabi ko siyo? Plancha mo yung polo ko, ha? Pinaplancha ko naman po eh. Kaya lang po, hinaram po ni Aling Durin yung plancha. Hinaram? Bakit pinahiram, ha? Sa kanya naman po yun eh. Eh, yung medyas ko! Bakit saan piraso ang dilaban mo? Hindi yung magkapares! Napusan po ng sabon. Ayan na naman si Bert. Kapag iinitan na naman yung bata. Bakit di mo ginawa ng paraan? Masyado ka marami katwiran! Kung may magagawa lang ba ako, gusto kong ampunin ang batang niya. Kawawa naman. Yun. Ay, Bert! Huwag! Maawa ka naman sa bata! Huwag kang makialam dito! Baka ikaw ang pagbariyahan ko, ha? Doon ka nga! Tandaan mo ito, ha? Sa susunod na takasan mo kulit, ihuhulog kita sa estero! Ha? Huwag po! Buwisit ka! Yung mga anak mo si Kenneth eh, nakapag-abroad na. Oo. Oh. Pare, magpasensya na kayo doon ha. Walang problema pare. Makulit talaga yung bata na yun eh. Orwena, tumatama ba tayo dyan? Ayos lang po. Nanaloling, sigur ko yun gabi-gabi ha. Hoy, mga kasama! Hoy, kumusta kayo dyan? Okay naman o. Eh, konting todo naman para tulong sa namatayan. Ha? Isoy, okay lang ha? Cabert, si Bisay nandyan. Naghihintay na ambon. Kumuha kay Tiago, sabi mo. Tignan. Tignan. Ay, maganda na sa akin, ha? Ano man ang mangyari dito, ang bana. Ano ang kundi sa gastos? Sabit ko siya. Meron ko ay sa akin. Paso ko din ang mga tuloy lang yan. Saan ang mga
pumunta. Talagang wala ang kadaladalano, ha? Binibwisit mo ko? Huwag mo naman ganyanin yung bata. Huwag ka mag-alam dito, ha? Hindi ka na ba naawa sa bata? Pagano ngayon? Sige, Mama Ben! Uy kayo, itigil nyo na itong racket na ito, ha? At itong patay na inarkilan ninyo, isoli nyo. Hindi ka na masasaktan ng taong yan. Maaring ito na ang tamang pagkakataon para makagante ko sa Medranong yan. Gawin niyo ang lahat ng paraan para matagpuan siya. Alam kong may dalawang kapatid yan eh. At nasisiguro ko, nakikipagkita siya sa mga ito. At kung hindi naman, sa kaibigan niya, si Dodong Bakal. Winasak niya ng buong buo ang buhay ko. Kaya kinakailangang iligpit niyo siya. Kamatayan lamang niya ang makakatumbas na sentensya ko habang buhay. Sino ang nasa pinto, Aling Remy? Ang itay mo nandyan. Anong ginagawa niyo dito? Wala pang Tita Mariel. Ikaw talaga ang sadya ko, anak. Tinawag niyo akong anak? Simula ba nang namatay ang inay, kailan niyo ba ako itinuring na inyong anak? Marisa, ni minsan hindi nawala yun. Sa pagkaakala niyo. Pero kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagkaama niyo sa akin. Natiis niyo akong ilayo ko sa inyo. Dahil ko pa nga itinakwil eh. Hanggang ngayon, litong-lito kung bakit pati ako'y dinamay niyo sa kasalanan ng iba. Nawalan ako ng karapatan na maipakilala kayo ng buong buo. Sa takot na mapagtawanan ako, di wala akong nakahandang paliwanag kung bakit hindi ko dalang apelido niyo. Naiisip niyo ba yon? Hindi mo dalang aking apelido. Dahil sa iyo kung maibaling siyong galit nila sa akin. Alam mo yan. Yun naman ang laging dahilan niyo eh. Na nakabubuti lang para sa inyo. You're so selfish. Wala kayong inintindi kundi ang sarili nyo. Akala ko ba matapang kayo? Buong buhay nyo nga, di ba? Ibinubuhos nyo sa ibang tao. Pero bakit hindi nyo kaya harapin ang mundo nyo para sa akin? Hindi totoo yan, Marisa. Mahalaga ka sa akin. Saan? Kailan? Huwag niyo na akong lokohin. Sa dami na nangyari sa buhay ko, nasaan kayo? Nandun ba kayo sa mga pagkakataon na may sakit ako? At sa mga panahon na gusto kong makasandal sa balikat ng isang ama? Nung bata ako, halos mabaliw ako kapag naririnig ko yung boses niyo. At nagkakandara pa ako kung may pagkakataon na dinadalaw niyo ako. And I really hate you for doing that to me. Pero anak, kailanman ay... Bakit nga ba kailangan ko pa kayong harapin? Dapat nga siguro pabayaan ko na lang kayo eh. Mas maganda pa nga siguro kung nagwala na lang ako. Hindi niyo ba alam na lagi ako nag-iisip at natatakot? Na baka dumating ang araw na matulad kayo sa nangyari sa inay. Mag-isip-isip na ba kayo, Tay? Tay!
Mabuti naman na pasyal ka ulit dito sa lugar ko. Ruben ba o Major? Delia naman. Ruben lang. Delia, malaking pinagbago na itong lugar ninyo. Oo naman, kasi pag beer din, hindi kumikita. Dapat iba't ibang sounds at ibang gimmick. Ah, okay yun. Ruben, kung gusto mo mag-table, nandiyan si Rosanne. Hello. Ah, ayos na ako dito, Delia. Kumusta yung anak mo, malaki na? Oo, talaga na, Delia. Ruben, kung kailangan mo ako, nandiyan lang ako, patawag mo lang ako uli. Oh, sige. Buti naman at napahalagahan mo sa ganoon ang pangangatwiran ng anak mo. Pero dapat sana noon pa, para nakagawa ka ng paraan na maisaayos ang lahat. Ang totoo niyan, kuya, naibaling mong pansin mo sa ibang bagay. Ako mismo napuna ko mula nung mawala asawa mo. Nag-iba ka na. Lagi kasi maigsi ang pasensya mo At madalas, napapadala ka sa init ng ulo. Teka, mukhang napagtutulungan yata ako dito. Yun sa amin naman sa pag-aalala lang sa'yo. Alam mo, hindi na rin lihim sa amin na naaapektuhan na rin pati pagpapatupad mo sa tungkulin mo. Manong mabutit na banggit mo yan. May matagal akong gustong itanong kay Kuya Ruben. Talagang hindi lang ako mapalagay. Sige, ano yun? Kuya, tungkol ito nung gabing dinala mo yung batas kumpento. Kinabukasan, nadyari yung pagpatay sa mga pusher. Malapit dun sa lugar na napagkuhanan mo sa bata. Pagkakataon lang kaya ito, o nandun ka talaga, kuya? Sagutin mo yun, Ruben. Nandun ako, Manong. At ikaw ang may gawa nun? Kuya, sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, hindi makatarungan ang hatulan mo sila sa sarili mong kamay. Yung mga taong ganun, yun ang nalalaman nilang batas. Kaya yun ang nararapat sa kanila. Huwag mo nang pabigatin ang buhay mo, Kuya Ruben. Sagutin ka namin sa Diyos. Kaya hanggat maaari, hindi namin mapapayagan dalhin mo yan habang panahon. Hindi pa naman huli para magbago, kuya. Pakawalan mo lang ang lahat ng galit dyan sa dibdib mo. At huwag kang magpatalo sa pagkasuklam at paghihiganti. Subukin mo isuko ang lahat sa isang pakikipag-usap sa akin. Bilang kinatawa ng Diyos. Ruben, huwag ka na mag-isip. Alam mo na mali ka. Uy, malapit na ang sem break natin, ha? Oo nga. Sa wakas, matutuloy na rin yung scuba diving lessons ko. Punta na rin ako ng Baguio, kasama ng parents ko. Hi, Father. Hi, Father. Good afternoon. How are you? Fine. Good, good. Father, ito na po yung mga textbooks na idodonate ng university namin. Okay. Thank you. Pakidala na lang doon sa loob. Sige po. Thank you, thank you. Pakipasok naman to doon sa loob. Welcome, Father. Salamat. Father, si Father Roland po. Papakita ko lang po sa kanya tong catalog ng mga textbooks. Nasa garden. Alam mo, laging nandun yun. Punta mo na lang. Sige po, salamat po. Kumusta yung mga kalaro mo? Naku, ang saya-saya nga po namin dun eh. Ang babait nila eh. Buti naman. Diba sabi niyo po sundalo kayo? Ano po kayo, kapitan? Hindi, Jack. Major ako. Sayang. Bakit sayang? Dapat naging kapitan ka na lang eh. Kasi ang kapitan, utos lang ng utos. Jack, mas mataas yung major
kayo sa kapitan. Ganun po ba yun? Hmm. Eh di utos lang kayo ng utos. Kung minsan. Mang Ruben, may asawa na po ba kayo? Meron, Jack, pero patay na siya. Eh, anak? Meron, isang babae. Kasing laki ko na po ba siya? Dalaga na siya, Jack. Eh, kasing ganda ko rin ba siya? Siyempre. Eh, kung wala na siyang nanay, eh di kayo na lang pong nag-aalaga sa kanya. Yun nga eh. Hindi ko siya naalagaan. Lumaki siya na halos wala ako roon. Bihira kami magkita kaya... Kaya galit siya sa akin eh. Eh kapag birthday niya, nakikita ba kayo? Bihira. Eh kapag Pasko? Bihira rin eh. Eh kasalanan mo. Talaga palang magagalit siya sa'yo eh. Eh no good father ka pala eh. Oh, saan naman ang galing yun? Wala lang. Nadinig ko lang. Alam mo, Jack, ang lahat gagawin ko, mailapit ko lang ang loob ng anak ko sa akin. Hmm. Eh, di dalhan mo siya ng maraming regalo. Hindi makukuha sa regalo yun. Kung sa bagay, kahit naman ako, hindi ako masusuhulan ng ganun-ganun lang eh. Alam mo, Jack, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ang nagpapagana lang sa loob ko, kahit saan, mapaprobinsya, mapabundok, ay ang damdaming nandun siya. Dahil lagi kong dala ang kanyang litrato. Alam niyo, Mang Ruben, lahat naman yan magiging maayos eh. Sigurado ako. Ako pa. Sana, Jack. Manang, sigurado bang dito dadaan yon? Naku, oho. Ito ho kasi ang pinakamalapit na daan papunta dun sa bahay ng kapatid niya. Eh, bakit ho ba? Eh kasi, may lalapit sana kami sa kanya. Naku, yan si Major. Talaga hong maaasahan yan. Talagang naging malaking biyaya ang pagdating niya dito sa amin. Ang mga tarantado dito, nagpulasan. Ah, ganun ba? Oho, at hindi lang yon. Lahat nga ng bisyo dito, nawala na. Pati video karera, nabura. Yung mga lasinggero dyan sa bawat kanto, gumarahin na. Wala na ngang kahirap-hirap pa mga tano dito. Ah, Major, pinaghahanap ka ng mga ito. Ah, meron po yata ilalapit sa inyo. Ayot din yung nonong kalbong yan, ha? Bumubulo na ng habang buhay sa munti. Akalain mong may kamandag pa para ipatumba ka. Alam mo, dapat nung nasa kote mo yun, eh, tinapos mo na yung kalbong yun. Kasama na sa trabaho yun, Dong. Eh, anong balak mo ngayon, Ruben? Lumayo muna kina Manong. Baka pati sila madamay. Mang Dodong, may tao hong naghahanap sa inyo. Sandali lang, ha. Sino? Ayun, oh. Magandang gabi po. Ruben, hipag mo. Tuloy kayo. Ah, wag na po. Hindi naman po ako magtatagal, eh. Mariel? Mariel, sino kasama mo? Wala ako lang mag-isa. Nasabi kasi sa akin ng Manong Ramon mo na dito kita matatagpuan. Ruben, nabalitaan kong nangyari. Nag-alala lang ako. Mabuti't hindi ka na ano. Ruben! Dito lang ako. Alam ba ni Marisa ang nangyari? Hindi. Hindi niya alam. Ruben,
Hindi mo ba maiiwasan ang mga ganong pangyayari? Ewan ko ba, Mariel. Parang wala nang katapusan ito eh. Marami na akong naipong mga kaaway. Parang ito na ang aking landas. Ang pumatay o mapatay. Ruben, huwag ka magsalita ng ganyan. Isipin mo na lang lahat ng taong nagmamahal sa'yo. Nariyan ang iyong mga kapatid. Ang iyong anak. At pati na rin ang... Pati na rin kaming lahat. Lagi naming hinahangad ang iyong kaligtasan. Mariel, gusto ko sanang... Paano na kung may mangyari sa'yo? Paano na ang mga bagay na kitagal nang naipagpalibang sabihin? Naipagpalibang sabihin? Tulad mo, sa iyong pag-iisa, nararamdaman ko ang pananabik mo sa pagmamahal ng iyong anak. At kahit na hindi mo sabihin, alam kong nararoon ang pangangailangan ng kakalinga sa'yo. Tulad ko rin, na inakala ko na ang pagmamahal ko sa taong yon ay dala lamang ng habag dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi pala habag ang nararamdaman ko, kundi ang kagustuhan kong maging bahagi ng kanyang buhay. Nang iyong buhay, Ruben. Tita, saan ka nagpunta kagabi? Nakatulog na ako't lahat, wala pa rin kayo eh. Pinuntahan ko lang yung itay mo. Si itay? Bakit nyo naman naisipang makipagkita sa kanya? Wala naman. Kinamusta ko lang siya. Tsaka tinanong ko kung mamamalagi pa ba siya dito sa Manila o kung babalik pa ba siya sa Cordillera. Anong sabi niya? Naniniwala naman ako na mamamalagi siya rito. Yun lang ang napag-usapan niyo? Kung ano-ano lang. Nabanggit niya nga sa akin na kapag raw naabsuelto siya, merong trabahong naghihintay sa kanya rito. Hindi ba siya nagtanong tungkol sa akin? Oo naman. Sinabi ko nga sa kanya na wala kang problema sa pag-aaral mo. Hindi ba niya tinanong kung may boyfriend na ako? Oo. Sinabi ko sa kanya na wala. Diba? Pero sinabi ko rin sa kanya na maraming umaaligid. Wala na kayong ibang napag-usapan? Naalala mo yung sinabi sa atin ni Father Roland noon? Na ang katotohanan ng magpapalaya. Di sinabi ko na sa itay mo. Sina... Wow, tita ha! Grabe ha! Nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. At least, sinabi ko sa harapan niya ng tapatan na mahal ko siya.
Eh, yung iba dyan. Nagmamahal na, hindi naman masabi. Ruben, may gusto makipagkilala sa'yo. Kaibigan na may-ari. Pasok na kayo. Salamat naman. Natagpong ko rin kayo dito. Maaring hindi niyo kilala. Hindi nga. Pero kayo, kilalang kilala ko. Kayo si Major Ruben Medrano. Tubong Maynila. At nadidestino sa Isabela, Ilocos, Cagayan, at Cordillera. Kaya nabansagan kayong Medrano ng Norte. Wala kayong patawad sa kalaban. Nakakalungkot lang. Floating ang status nyo ngayon. Pangalawa kayo sa tatlong magkakapatid na lalaki. Panganay si Ramon, dating barangay chairman. At ang bunso nyo naman ay si Roland. Ito isang pare. Wala na kayong asawa. Pero ang alam ko, meron kayong isang anak na babae. Mukhang alam na alam mo ang pagkatao ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Naparito ako para patayin ka. Nagmuntik-muntik ka na ako sa hayop na yun. Masyado kong linuwag ang sarili ko. Pinalang bahala akong kanyang kakayahan. Hindi ko inaasahan na may ganun siyang galaw. Tansya ko. Ako lamado eh. Pero ako pa rin lumabas na dihado. Hindi kaya medyo kinalawang ka lang nun, Bossing Carlos? Kinalawang? Gusto mong igaray kita ngayon? Carlos, huwag mo nang patulan yan. Alam mo naman may sayo dyan eh. Sa ginawa niyang yun, hindi lang siyang itutumba ko. Sige. Mika! Mika! Huy! Bakit? Sama mo ako sa CR. Kanina pa ako jingle na jingle eh. Ayoko nga, may paring puto lang ulo dun eh. Naman ni. Eh. Thank you.
Saan ang kapatid mong Major? Alam ko naman di ka amin eh. Pero isa lang ang tinitiyak ko sa'yo. Kung nandoon man siya sa kapatid mong nasa kumbento, ang nangyayari sa kanya doon ay mangyayari sa'yo ngayon. Okay ka dyan, Jack? Okay na po, Mang Rubin. Bakit hindi pa ako? Magandang hapon, ho. Nakikiramay ho kami, Mrs. Salamat, ho. Nakikiramay, ho. Tanggapin niyo itong konting nakayanan namin. Esensya na ho kayo dito. Marami hong salamat. Paglinggo, laging nagsisipa yan. Rumi! Alika! May sasabihin ako sa'yo! Dali, alika! Nakikita mo yung dalawang yun? Oh, ba't? Sino ba yung mga taong yun? Mga aso ni Montenegro yan. Yan ang lintana ng sapa. Walang kinikilala sa paglapa ay mga yan. Ruben, di ba may kasabihan tayo na yung pumatay, binabalikan yung pinatay nila? Aba, ito! Iba ito! Matindi ito! Nakiramay na! Nagabulid pa! Alam mo, Ruben, ang lakas na kutub ko na may kinalaman sa pagtumba ng utol niyo. Kahit yung paglusob dito sa kumbento. Kilala ko ang kilos na mga yan eh.
Alam ko dati ang mga lungga nila, pero ewan ko kung nandun pa sila. Dong, kung sakali man eh, pagkalibing ni Manong, puntahan natin yung lugar na sinasabi mo. Oh, sige, silipin natin. Anong ginagawa mo, Roland? Hindi ko na kaya ito, kuya. Kung kailangan mag-alis ako ng abito, gagawin ko. Alam kong hahanapin mo mga taong pumatay kay Manong. Sasama na lang ako sa'yo. Alam mo bang sinasabi mo? Sasama ka sa'kin. Para ano? Maghigante? Iiwan mo lahat ng ito? Paano na yung mga taong sinakripisyo mo sa iyong pag-aaral? Yung mga araw? Yung mga oras? At ang iyong pagtitiis sa iyong pag-iisa, ni halos hindi mo na nakasamang itay at inay. At yung mga tao na niniwala sa iyo, sa iyong mga aral, sa iyong mga gabay, gusto mo bang maligaw sila sa kanilang pananampalataya? Isa sa walang bahala mo ang lahat ng ito? Tutularan mo ako nang dahil sa puot, naging mabigat ang buhay ko. Na halos hindi na makaahon. Pilit ko mang umiwas pumatay. Nakabaon na ako. Ni anak ko na pabayaan ko. Ni hindi nakatikim ng aruga ng isang ama. Yan ba ang gusto mong mangyari sa'yo? Kuya, naguguluhan ako. Ewan ko. Hindi ko alam. Huwag kang bibitiw, Roland. Manatili ka sa iyong paninindigan. Hindi ko ba kayo magpapahinga? Kaya ko pa. Natatakot ako, Tay. Dapat matakot. Tay, alam ko, binaliwala ko yung mga paliwanag niyo tungkol dun sa kaligtasan ko. Na lagi akong nagmamatigas sa pagpapaalala niyo dun sa kapakanan ko. Isipin na natin na nasumbatan ko pa kayo. Laki ng nagawa kong kasalanan sa inyo, Tay. Wala kang kasalanan. Wala.
natatakot ako sa narinig kong sinabi niyo sa ospital. Ayokong mangyari sa inyo yung tay. At huwag niyong hayaan gawin nila sa inyo yun. Mahal ko kayo, tay. Mahal kita, anak. Panginoong Diyos, hubugin mo kaming hindi malimutan ang buhay ay maigsi at walang katiyakan. Hayaan mo ngang iyong espiritu ay gabayan kami sa kabanalan, katarungan, ang paglilingkod sa aming mga kapatid. Nagtitiwala kami sa iyo at umaasa sa iyong malwalhating pagkabuhay. Tinataas namin sa iyo ang kalungkutan at dalamahati. Lubos na nagtitiwalang babaguhin mo ang aming pagluluksa sa kasiyahan na ang aming pinakamamahal na kapatid, na si Ramon, ay nakahimlay na ngayon sa iyong kapayapaan. Amen. Tay, hindi mo ba kayo sasabay sa amin? Mauna na kayo dahil may asa kasi yung pako. Ruben, ngayong gabi ang umpisa ng pasyam ng Ate Esther. Makakarating ka ba? Darating ako, Mariel. Hindi pa ba sasabay sa amin si Ate Esther? Sa pagkaalam ko eh, sasabay na siya ni Father Roland. Ah, Sarge. Sir. Ah, Mariel, sila maghahatid sa inyo sa bahay. O, Sarge, kayo nang bahala. Yes, sir. Tay. Siguro, Ben. Sarge. Tuloy ba tayo? Ate Esther, ang katapusan ng pangamba ay ang simula ng kapanatagan. Ang katapusan ng kirot ay simula ng kaligayahan. At ang katapusan ng kahinaan, yan ang simula ng lakas. Sarge, tuloy po muna kayo. Magmerienda po muna tayo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Naparito ako. Para makiramay sa inyo. At tuloy. Kunin kayong dalawa. Ay, Ruben. Iyan ang sinasabi kong lugar ni Montero. Nung araw, diyan dinadala yung mga kontrabanto, pati mga illegal na armas. Minsan na ako napunta diyan, kaya alam ko malaki loob niyan eh. Ba't ganyan ka makatingin? Eh, hindi naman ako nasangkot sa kanila eh. Gusto mo, pumasok ako sa loob para makapagmatyag, ha? Tung, may dumarating.
doon sila. At gabi mo. May masamang nangyari. Ruben, may gamit ako dyan. Si Boss. Nasa radio room. Sabihin mo, nandito na kami. Okay. Doon yan. Talaga yan. Natalisin ang busal. Ano pong kailangan nila? Papasok na ni Bossing, di ba? Eh, may usapan kami. Ito nga't late na ako. Sige, buksan mo na. Anong pangalan niyo, sir? Sabihin mo, si Dodong. Pare, tawagan mo nga, si Dodong Kamo. Huwag mo na itawag. Hindi na. So, ikaw pala ang kapatid ng asawa ni Major Medrano. Maganda ka. Katulad ng iyong kapatid. Kaya nga lang, ang nakakalungkot eh, maaga siyang nawalan. Hindi siya ang intensyon kong patayin, kundi mayaw mo. Ngayon, tatawagan mo ang bayaw mo doon sa kumbento ng kapatid niyang pare. Kailangan magkipagkita siya sa amin sa ituturo naming lugar at sa eksaktong oras na ibibigay namin. Father Roland, si Mariel po ito. Oh, Mariel, bakit? Father, kasi po hinahanap po nila si Ruben. Ba't kanya ng boses mo? Saan ka ba? Wala po ako sa bahay. Hindi ko po alam kung nasan kami. Hello, si Father Roland ba ito? Oo, oh, sino to? Hindi na importante yon. Gusto ko makausap si Major. Wala siya rito eh. Ano pang kaya? Gawan mo ng paraan para makausap ko siya. Sabihin mo nandito ang anak niya at ang kanyang hipag. At kapag hindi, hindi niya na makikita mga ito. Tatawag ako ulit. Pero, hello? Teka, hello? Hello? Sigurado ba kayo hindi kayo nasundan? Boss, sigurado ako. Ano
Handa ka. Baka ilipat natin ang dalawang yun. Thank you.
Medrano! Kung nung una, hindi kita natapos. Ngayon, kakalawangin ka na rin dito. Kuya, totoo bang nabalitaan ko na dito ka na raw madidestino? Oo, inaprubahan na rin nila. Hindi mo man lang sa amin nabanggit. Kasi, hindi pa sigurado. Ibig sabihin tayo, hindi na kayo aalis. Oh. Ay, salamat, magkakasama na tayo palagi. At dun sa konti kong naipon, maaari tayo magsimula ng isang pagkakakitaan. Salamat, Tay. Oh, Father, doon na muna tayo sa bahay. Meron akong hinandang mapagsasaluhan natin. Susunod na lang ako dahil magbibihis pa ako. Mariel, pwede bang imbitahin ko yung sarili ko dyan? Oo naman. Imbitado ka naman talaga. Ay, Jack! Jack, halika! Sama ka na sa amin. Oh, Father, mauna na kami. Aasahan ka namin, ha? Sige, sige. Tayo na.